Alamin naman natin ngayon ang detalye kaugnay sa natagpuang bangkay na may pugot na ulo at naroon mismo sa Emil Sumangil. Emil? Maraming salamat, Lala. Mga kapuso, narito po ang News TV Quick Response Team sa Pasig, kung saan may natagpuang isang lalaking pinugutan. Umaga kanina nang makita ang bangkay ng isang naglilinis sa damuhan sa naturang lugar. Habang nagtatabas daw siya ng kawayan, may naamoy siyang masangsang hanggang nakita ang bangkay na wala pang pagkakakinalan. Nasa 5'5 ang taas. Medium build, naka-red, orange t-shirt at itim na short pants. Nag-iimbestiga na ang PNP Rizal Crime Laboratory. Sa puntong ito, mga kapuso, kumatay na update, kaugnay pa rin ang insidente niyan, makapiling natin live sa pamamagitan ng telepono ang hepe ng Taytay Police, si Police Lieutenant Colonel Chris de la Peña. Hepe, magandang hapon. Welcome sa QRT. Magandang hapon po sa inyo at sa iyong mga tagapakinig. Hingilan po kami ng latest sa isinasagawa ninyong pagsiyasat hinggil sa insidente ito, sir. Super, Emil, ano pa rin tayo? We are still conducting investigation with regards to the identity of the sa tao na tagpuan doon sa isang subdivision dito sa ating nasasakupan. Hepe, paano po nakarating sa pulisya ang insidente na ito? Tinawag po sa atin, may tumawag po dito sa ating sa aming radio. Mayroon natagpuan isang patay doon sa isang sa nasabing lugar. Sa initial na pagtaya ninyo, sa pamamagitan rin ng coordination ninyo sa Rizal PNP Soko, matagal na po bang patay, Hepe, itong natagpuan dyan sa lugar? According to mga 3 to 4 days na po yung natagpuan patay po doon sa lugar na yun. Sa report po na nakarating sa amin, sa loob po mismo ito ng isang exclusive subdivision, nakikipagtulungan po ba sa Taytay Police Station ang naturang pamunuan ng subdivision, sir? Opo, in fact, yung security guard mismo, yung naglilinis at yung security guard, report sa security guard at ang immediate naman, security guard tumawag po sa ating himpilan. Hepe, yung lugar na yan ay ayon sa report at ayon sa impormasyon ay nasa bandang likuran na ng subdivision na yan. Meron hubang posibleng pinanggalingan ang bangkay o wala hong ibang papasukan o lalabasan ang posibleng may kinalaman dyan kundi yung main gate o meron pa ho kayong tinitignan na posibleng entry at exit sa likuran, sir? Ako po. Kasulubuyo po natin ini. Baka meron ho kayong panawagan, Hepe, para ho makatulong kahit papano sa inyong ginagawang pagsisiyasat. Sino yung nakakata kung in case na yung nangyaring incident, kung siya pa ay meron bang witness kapag tungkol sa kakilanlan ng ito, maaari pong pumunta mo sa aming himpilan at ipalam para makatulong ba sa aming investigasyon. Isa na lamang, Hepe, natukoy na po ba ng inyong PNP Crime Laboratory kung gunshot wound, stab wound, o ano po ang cause of death ng biktima? So far, wala pa. Hindi pa po finding. So, inaantay pa namin yung resulta ng SOCO report. Mga kapuso, ang Hepe ng Taytay Police, si Police Lieutenant Colonel Chris de la Peña. Hepe, maraming salamat. Magandang hapon po. Opo, magandang hapon po sa iyo.